kasi 'di ba, ang tanong ko kasi yung community pantry, ito nga yung mga ginagawa ngayon parang bayanihan, 'di ba? Ngayong mga panahon ho ng pandemya. Eh meron ho kasi mga lumalabas na mga issue sa social media na sinasakyan raho ito ng Communist Party, no? Or ng mga grupo ng CPP and PNDF bilang pagkakataon na magkaroon ho sila ng mga propaganda ho nila, magbibigay ng kung anumang mga impormasyon sa mga tao na ng kanila pong dinidistribute ng mga pagkain or kung anumang pwede nilang ibahagi sa kanila pong community, Ma'am Shane. Ano ho yung inyong maging reaction ho rito? Yung nag-start ng community pantry na to, hindi ko siya nire-red tag ah, pero ililinaw ko lang din kung sino ba siya. Yung nag-umpisa po ng community pantry na yan, yung si Apnon kung tawagin nila, dating kwan po yan, dati siyang miyembro ng tawag ito, ng Karatula, ganyan. Meron akong ka-collective nun sa YS, ng Central Luzon, yung kalihim namin sa Central Luzon nun, naging ka-collective niya. Kaya nung nalaman ko yung community pantry na yun, sabi ko, ba't parang familiar yung pangalan ng babaeng ito? Ni-research ko ngayon. Tumugma nga, sabi ko, ay ito nga yung kwan ni ganitong alyado namin nun sa Angeles City. Tatay pala niya, kako. Eh, alam ko kasi na yung taong yun, may anak nga na tibak, na party member pa nga, kung tutusin. Ganyan. So, sabi ko, kaya nung kinunti yung community pantry, aalam na this. Galawang komunista ito. Ganun yan. May hirong silang hindi na agenda, bakit nila itong ginawa. Ganyan. No? So, binababoy nila yung diwa ng bayan yan eh. Kasi imbis na tumulong ka lang. Huwag mo nang bigyan pa ng politika. Huwag mo nang bigyan pa ng hidden agenda. Ginagawa mo pang dahilan yan para mang-recruit eh, para siraan yung gobyerno. Samantalang hindi naman nila tinitignan yung gabuang ginagawa ng gobyerno, di ba? Kaya sa akin, hindi ako against community pantry. Maganda nga yan para buhayin yung bayan yan. Basta, ilagay lang natin sa tamang linya na ito yung tumulong tayo nang wala tayong hinihintay na kapalit, wala tayong ipinapahamak na tao, wala tayong hidden agenda sa mga tinutulungan natin. Kundi tumulong lang tayo ng bukal sa ating loob at walang halong pamumulitika. Yung kung usapin ng community pantry na yan, ano, sa totoo lang maganda yung idea eh, kasi binubuhay niyan yung diwang ng bayanihan sa ating mga Pilipino eh, 'di ba? Normal naman sa ating mga Pilipino yung pakikipagbayanihan eh, ganyan. Kaya lang para sa akin, kung tutulong ka, tumulong ka. Nang wala kang hidden agenda or walang kasamang panunumbat. Kasi maliit man o malaki yung itutulong mo, ang mahalaga, tumulong ka pa rin. Pero kung yung pagtulong mo ay may hidden agenda, hindi 'yun pagtulong. Kundi gumagawa ka ng malisyosong gawain. Kumbaga meron kang personal interest bakit mo ginagawa. Ganyan na, no? Tapos una-una, aralin natin maigi. Yung sinasakyan ngayon ito ng CPP eh, yung community pantry na to, sinasakyan nila ngayon eh, na parang pinapakita nila na walang ginagawa yung ating pamahalaan. Pero kung titignan naman nating maigi, wala pa yung community pantry na yan, napakarami ng ginawa ng ating mga frontliner. Kunyari na lang po sa NCR, 'di ba? Kung ang kanilang ginagamit na slogan ngayon ay yung kumuha ayon sa pangangailangan, magbigay batay sa kakayanan. Ngayon, meron pong isang civil relation group po ng civil relation service ng AFP, yung 7CRG na gumagalaw dito sa NCR, na ang ginawa naman nila yung pangmatagalang tulong. Kasi kung magbibigay tayo ng tulong, maliit man yan ang malaki, tulong pa rin, sabi nga natin. Pero kung gusto natin magbigay ng tulong, dapat yung pangmatagalan sana. Ganyan, kasi hindi sasapat yung hindi dahil sa pandemic ngayon, hindi sasapat yung 1 kilong bigas, 2 kilong bigas, ilang pirasong itlog at toyo o sardinas lang eh, di ba? Kaya yung ginawa po nung 7CRG po ng CRSAFP, gumawa sila nung kapwa ko sa Gutko, tsaka yung Race to 1 Million Garden.
na tinuruan yung mga urban poor areas ng National Capital Region na paano yung urban gardening. Ganyan na paano tayo paano natin titiyakin yung pagkain sa kabila ng pandemya at na tayo ay kadalasan na dumadanas ng lockdown, kawalan ng trabaho. Pero paano tayo magkakaroon ng food supply kahit na nasa loob lang tayo ng tahanan natin. Ganyan. So, yun yung layunin nung kapwa ko sagot ko, tsaka yung Race to 1 Million Garden, bukod sa pagbibigay pa ng tuloy-tuloy na mga relief goods doon sa ating mga kababayan ano, na apektado ng pandemya. Ganyan. Parang yung kasabihan nga ni San Pedro, di ba, na sinasabi nga na may isang lumapit na mangingian na tao sa kanya, hindi marunong mangisda dahil gutom niya, binigyan niya ng isda. Ganyan. Ngayon, nung sumunod na araw, lumapit ulit sa kanya yung tao, nanghihingi na naman ng isda. Ang ginawa niya, tinuruan na lang niyang mangisda yung tao. Kasi nga naman, pag tinuruan niyang mangisda yung tao, hindi na kailangan manghingi. Kasi siya mismo, sa sarili niya, kaya niya nang lumikha ng pagkain. Kaya na niyang mangisda. Parang ganun yung ginawa nung, ano, eh, nung unit na yon ng CRSAFB. Na bago pa man yung community pantry na yan, ginawa na nila. Actually, libo-libo na nga yung naabot nung kanila na yun, no? Yung advokasya na yun. Pero hindi yun na ikokon sa mainstream media eh. Bakit hindi siya na ibabalita sa mainstream media? Kasi, para sa atin kasi, ako personally ah, ang pagtingin ko dito, kung gusto mong tumulong sa kapwa mo, hindi mo na kailangan i-broadcast na tumutulong ka. Kundi tumulong ka batay sa ano yung kaya mong ibigay. Kasi pagka pinagyabang mo pa na tumulong ka, parang kon eh, parang nagpapapapel ka lang o may epal ka lang noon eh, ba? Ngayon, hindi batay po ito sa aking kaalaman. Sana po muli sa mga kababayan po natin, maging bigilante po tayo, maging mapagbantay tayo kung at kilalanin nating maigi kung sino ba ang totoong tumutulong at hindi tumutulong. Sino ang may hidden agenda? At kung sino yung bukal sa puso talaga ang pagtulong sa atin. Lamang po at marami pong magandang hapon po sa ating lahat.